Hey Charmers! Welcome back to another video. Update ko ulit kayo sa SpeaksG Rejuvenating Set. Pang 35 days ko na siyang ginagamit ngayong araw na to. February 26 na tayo ngayon. Tapos una ko siyang, March 26 na tayo ngayon. Una ko siyang sinubukan, February 21, 2019. Ayan. Nakasulat dito. Tapos yung second update ko ng paggamit nito, February 23. Yun yung pang third day na nagpipil na yung mukha ko. Pero maninipis lang dito sa may bandang ilong. Dito ko siya una napansin na nagpipil. Then yung February 24, March 3, nag-update ulit ako. And then March 9, ganun. Sinusulat ko dun sa notebook. Tapos ngayon ulit ang update ko sa inyo. Yung huling video ko last one week ago, yung pinagkumpara ko yung Skin Magical as tsaka SpeaksG. Nabanggit ko din sa huling video ko kung napanood nyo yung video ko na mga ginagamit ko yung pampabeauty bago matulog. Nabanggit ko dun sa video na yon kung napanood nyo na 3 days akong hindi gumagamit ng toner. Kasi nga, pag gumamit ako ng toner, napapansin ko nagpipil yung mukha ko. Pero konti lang. Hindi naman buong mukha. Konti lang. May mga parts sa mukha ko. Tapos ngayon, magto-toner ako. Gabi na ngayon. Magto-toner ako ngayon kasi kailangan ko na namang linisan yung mukha ko. Tapos, nabanggit ko dun sa video na yon na nag-steam ako. Sa isang buwan, dalawang beses ako nag-steam. Yun. So, ngayong buwan na to, March, nakadalawa na ako. So, ang next steaming ko na naman, April pa. Ngayon, magagamit ako ng toner. Alam niyo ba yung toner ko, madami pa yung laman niya. Sa 35 days kong ginagamit. Kasi syempre, di ba, hinihinto-hinto ko, lalo na pag nagpipil yung mukha ko. Pwede mo naman gawin yun eh. Depende na sa inyo yun. Pag-obserbahan niyo yung mukha niyo. Kung sa tingin niyo nagpipil, tapos biglang nawala, tapos bumalik ulit sa pagpipil, stop niyo muna yung paggamit ng toner, tapos balikan niyo na lang yung mukha niyo. Obserbahan niyo lang. Yun ang ginagawa ko eh. Ngayon, gagamit ako ng toner. Sabi na ngayon eh. Mga 11 na. Tapos, pasensya nyo na yung background ko ha, kasi nakabukas yung electric fan namin ito. Ang color nito, hindi siya dark na toner. Pag nalagay mo, parang yellowish na. Slight lang na pagka-yellowish. Ayan, magsisimula ako sa noo. So, napapansin nyo yung pimple ko, ayan. Dun sa last video ko, nakita nyo na medyo malaki pa siya. Pero ngayon, parang lumiliit na. Pag may pimple ako, sinasama ko yan sa pagtutoner ko. Pero, yung pagpapahid ko, dahan-dahan lang. Yung super gentle, super light lang yung pagpapahid ko. Hindi yung didiinan ko. Kasi baka lalo siyang masugat or madiin pag laging nagagalaw. Tapos, nilalagay ko sa pimple ko lagi bago matulog. Itong pimple eraser. Ayan. Nabanggit ko rin to dun sa video ko na pampa-beauty bago matulog. Ito yung nilalagay ko, binababad ko yung cream sa mukha. Tapos ayan, natutuyo naman siya. Bukod sa pinapahiran ko ng toner, nilalagyan ko din ng ganyan. Na ano naman, okay naman siya sa akin, natuyo naman yung pimple ko. So start na ako mag-toner ha. Ayan, wapahid na ako ng toner. Nagilamos na din ako. Gamit yung sabon. Yung sabon ko madami pa. Kasi ang ginawa ko, slice ko ng pag-anon. Kasi dati, pag tinatamad ako, diretso na punit ng plastic, lalagay ko sa banyo, ganung kalaki. So, diba, yung buong sabon natutunaw. Tapos, sayang naman yung part na dapat pala in-slice ko, diba? Kaya tignan nyo, pinapahiran ko yung pimple ko. Tuyo na yan. Tapos, nagpapahid ako ganyan, pa-upward. Tapos, sa gilid ng ilong, ayan, upper and lower, dahan-dahan na huwag tatamaan yung lips nyo. Kasi, din siya, nagbabrown, tapos nagbabalat, nagdadry yung lips. Ayan. Tapos, hindi ako nagpapahid dito, under eye, dito, hindi ako nagpapahid dyan. Kasi, mahapdi dyan. Once na pinahiran nyo to dito, tapos nag-peel, konting ganun lang masakit, mahapde. Huwag nyo yung sasama. Tapos yung sa iba naman, na pag napapahid sa leeg, na namumula, nangangati, nagpapantal, sa isang
kinabukasan, huwag nyo uulitin. Stop nyo na yung select. Sa mukha na lang kayo mag-focus. Tapos try nyo na huwag nyong pahina ng toner, kahit cream lang. Kung okay sa inyo yung cream sa leeg nyo, pwede naman yun eh. Pag hindi nag-react yung cream sa leeg nyo, continue yung ano, para pumantay lang. Tsaka pag naghihilamos din, syempre, isama yung leeg para pumantay. Kasi nakaka-whiten din naman ng skin yung sabon ng Skin Magical eh. Yung kasama sa, ayun, ang Skin Magical. Yung Speaks G sa ano, nakaka-whiten din naman siya. Eh, same din na sa ng Skin Magical. Meron siyang, ano, ingredients na pang-whitening din. Ayan. Yung sa likod ng tenga, pinupunasan ko din dyan. Kasi, syempre, mga libag dyan, madumi-duming nakatago. Ayan. Tapos, yun, dito sa rejuvenate ng Speaks G, dalawa lang yung cream. Ito yung Sun Blocker Cream at saka yung Brightening Rejuvenating Cream. Ang gagamitin ko ngayong gabi na to, Rejuvenating Cream. Minsan, hindi ako nag-cream, toner lang. Bakit? Kasi, kinabukasan, pinagkukumpara ko yung itsura ng mukha ko pag may cream sa walang cream. Pagkagising ko sa umaga, pag may cream, parang oily yung mukha ko. Yun, moisturized, oily. Pag nag-toner lang ako, tapos walang cream, mas gusto ko yung effect ng mukha ko kasi hindi siya ganun ka-oily. Ganun. Yun na, hindi ko siya araw, gabi-gabi din nagamit. Minsanan lang, hindi yung everyday, every night ginagamit ko. May time na hindi ako nag-cream, toner lang. Pero syempre, sa umaga, huwag kalimutan mag-sunblock. Sunblock lang. Napaka-importante mag-sunblock. Kahit sa lotion, kailangan may SPF yan. Kahit pa hindi kayo lumalabas sa araw, mag-lotion pa din may SPF. Tapos, ang sunblock, dalawa kasi ang sunblock, mahilig ako mag-sunblock eh. Meron ako ditong sunblocker ng Rejuve Cream nga, at saka Amaranth Rosy Peel na sunblock gel. Ang kagandahan nito, madali siyang i-spread sa mukha. May natanong sa akin, okay lang ba na ibang sunblock ang gamitin? Okay lang kung hiyang sa'yo, kung komportable yung mukha mo dun sa sunblock na ginagamit mo, pwede yun. Pwede din gumamit ng ibang moisturizer, basta hiyang sa'yo, basta komportable ka na yun, ang ilagay mo, walang problema sa mukha mo, pwede yun. Ako, ganun ang ginagawa ko. Ito, sunblock. Meron akong sunblock dito. Tsaka yung sunblock ng Speaks G, nagamit ko yan. Tapos yun, yung sinasabi ko din, wag kang gagamit ng makeup muna pag unang gamit mo or first time kang gagamit ng rejuvenating set. Wag muna. Mag-focus ka lang dun sa rejuvenating set. Yun muna ang gamitin mo. Saka na yung pag may makeup after a month. Kung nagtatrabaho ka tapos kailangan ng naka-makeup ka, kahit mag sunblock cream ka lang, maganda naman yung effect niya sa mukha eh. Tapos lipstick ka lang, kilay, curl lash, kahit hindi na kailangan mag-foundation, pwedeng skip ka muna sa foundation. Yung maglalagay na ako ng Brightening Rejuvenating Cream. Ayan. Tignan nyo yung ano ko, Rejuve Cream ko. Ganyan na lang siya kakot. Nasa gilid na. Ayan. Kunin ko yung mga nandito. Mga tira-tira dyan, dumikit. May nag-message sa akin, okay lang ba daw na nagbabrown na yung kung ano daw kulay ng rejuvenating cream. White talaga siya. Hindi naman yung pure white na white. May pagkaano siya eh. Off-white, ganun, dirty white, ganun. Pag nag-brown na tsaka super brown, ibig sabihin yung nag-oxidize yung cream, yung rejuvenating cream. Bakit? Kasi meron siyang active ingredients or yung bleaching properties. Kung tama ako doon sa, kasi nag-aano siya eh, dahil sa panahon dito sa Pilipinas, humid, kaya kailangan i-close mo siya ng maigi, ilagay mo siya sa temperature na hindi ganun kainit, kasi ganun dito sa Pilipinas eh, mainit, kaya nag-aano talaga siya. Pero sabi naman ng Skin Magical, safe siyang gamitin. Pero para sa akin na kapag nag, kasi na-try ko na din yun na brown yung cream ko. Una, nung binili ko siya, ganyan ang kulay niya. Habang tumatagal, kasi nga dito sa kwarto namin mainit, ano pag summer, nag-oxidize yung cream, nag-brown. Ay, nanon ko, sabi ko, ayokong gamitin. Safe siyang gamitin. Sinabi naman ng Skin Magical, meron silang letter about dito sa pag-oxidize ng cream. Hindi lang naman Skin Magical, Speaks G, na Rejuve Cream ang nag-oxidize.
ibang brand din, nag-oxidize yung mga, yung cream. Pero normal lang naman yun, kasi nga sa ingredients niya na nakasama dyan sa Rejuve cream na yan. Safe yun. Pero para sa akin kasi, pag ganong nag-brown na, hindi ko na ginagamit. Hindi ko talaga, ewan ko, hindi ko na siya ginagamit. Yun lang ang gusto ko. Yun ang, ano, pero depende naman sa inyo yun eh. I-try nyo. Pag ginamit nyo, tapos okay, hindi naman kayo nangate, hindi naman kung same pa rin ba yung effect nung hindi pa siya nag-brown, sa nag-brown na. Nasa sa inyo na yun, so obserbahan nyo. Ako kasi hindi ko na ginagamit. Pag gano'n ang nangyari sa cream ko, yung nag-iba na siya, katulad nyo, o. Ganyan lang ako maglagay ng cream tipid. Kaya umaawo to sa akin ng isang buwang mahigit. O, diba, 35 days, pero umaawo pa rin siya ng ganyang kadami. So, spread lang. Tapos, pag nagsispread, lalo na sa mga nagbabalat. Ako ha, pag kunwari, ngayon kasi wala nang peeling yung mukha ko eh. Pag nag-peel yung mukha nyo, tapos maglalagay kayo ng cream, kasi ang cream nito medyo thick, pwedeng dahan-dahan na ganun. Ganun. Kasi nag-peel nga yung mukha. Ganun lang. Dahan-dahan lang. Tapos, katulad niyan, di ba may pimple ako, dahan-dahan kung pinapahid yung mukha ko na hindi talaga yung ma-force or madiin na ng maigi yung pimple ko. Kasi masama din yung, hindi din maganda yung laging natatamaan yung pimple. Nai-irritate siya lalo. O, sa ilong, gilid, sa ano, dito sa taas ng mata ko, naglalagay ako ng toner, nag-ano ako dyan, naglalagay din ako ng cream dyan. Yan. Diba? Tapos leeg. Grabe, pinagpapawis. Medyo pinagpapawis na ako kasi yung electric fan nga nagbinuksan ko, yung maliit lang. Para, kasi pagpapawisan ako eh. Ayan. So, ganyan yun yung mukha ko. Naka-cream na ako niyan. Tapos yung lip tint ko, kitang-kita pa, diba? Aanoin ko na lang yan, tawag ito yung makeup remover. Tapos yun nga, nilalagay ko sa lips ko ito bago matulog. Tapos, dito yung eye roller ng Cathedral Serum. Tapos, naglo-lotion ako sa gabi. Naglo-lotion din ako sa umaga pagkatapos maligo. Dalawang beses, umaga at saka gabi bago matulog. Minsan pag natutulog ako, yung kunwari antok na ako, tapos naglo-lotion ako dito pa lang, kamay pa lang. Minsan kasi nakahiga ako naglo-lotion eh. Nakakalimutan ko sa buong katawan, nakakatulog ako, katabi ko yung lotion sa kama. Si Jerome nandiyan. Papakita ko sa inyo yung guys yung lotion ko dito sa video na to. Kasi dalawa tong lotion na ginamit ko dahil nag-sale nga ang Nivea. Ito yung unang ito yung lotion na huli kong ginamit bago ito. Kasi ito nabili namin nung nag-grocery kami nung 8. Ay, 8 ba? Tama ba? Si Jerome ang bumili nito. Napili niya to kasi ano daw? March 8. Nung nag-grocery kami. Nakita niya to kasi nag-buy one take one. Sabi niya, ito na lang bilhin ko. Tapos mga kambura 300 plus dalawa na. Meron din akong ganito. Pang-apat ko na nga to eh. Kasi nung sa Davao, iniwan ko na kay Daddy. Ganyan din kalaki. Ito naman, ito yung huling lotion ko. Ubus na to. Ito kasi meron siyang ano, Q10 Deep White Essence. Deep White Essence 50% Vitamin C for whiter and firmer skin. May SPF 33 to. Ito, parang walang SPF to. Wait lang. Ito may SPF, ano siya, nakalagay dito, SPF 33, PA++. Ito. Kasi ito ginagamit ko sa gabi bago matulog. Ay, mabigat pa to. Madami pang laman. Ayan. Ugaliin nyo din mag-lotion bago matulog. Tapos damihan nyo. Tapos matutulog lang naman kayo para ma-absorb talaga ng skin mo yung, ano, yung, maganda kasi to for whiter and smoother, firm skin that loves to be touched. Kailangan pag nag-lotion ka, consistency, everyday mong gagamitin yan. Hindi yung pahinto-hinto. Paano makita yung effect kung hindi naman everyday mong ginagamit, ba? Diba? So, yun lang naman ang ano ko, update ko sa inyo sa YouTube set. Naka 35 days na ako ngayon. Madami pa talaga tong laman. Hanggang dito pa. Dito pa yata yung laman nito. Tapos yung cream ko, yung sunblock cream ko, medyo madami pa. Kasi tipid talaga akong mag-cream. O, ayan, nasa gilid na lahat. Yan yung cream ko. Minsan pag nagsasunblock ako, naglalagay din ako ng ano, cream sa mukha. Yung ano ko, yung made in Thailand na cream. Ito. Yan, naglalagay ako niyan. Pero konti lang. Kasi tipid itong gamitin eh. Pag dinamihan mo ang paglagay niya, masyadong over na sa mukha. Konti-konti lang.
So, yun lang update ko sa inyo dito sa Spix Rejuvenating Set. Pang 35 days ko na, gabi ngayon. And nag-toner ako and nag-rejuve cream. Bukas, hindi ako mag-toner, sunblock cream lang. Yun, thanks for watching. Sana nakatulong tong video sa inyo. Kung may tanong kayo, comment kayo sa baba or message nyo ako sa Facebook page. I-like nyo na din tong video ko. And kung bago ka sa channel ko, please do subscribe to my channel para sa next update or sa mga rejuvenating set na i-review ko dito sa channel ko. Pati na rin ng collagen, mga ganun, mga whitening. Sa susunod na video ko, yung amaranth, i-update ko sa inyo kasi nag-take ulit ako. Yung pang ano ko na, pang apat na bottle ko na. So, pang 4 months ko nang nagtitake. Yun, thanks for watching. Bye!